mga hindi nakakakilala. Unahin natin yung ating affirmative. Bro, pakilala ka, bro. Okay. So maraming salamat po sa mga nanood at pasensya na. Wala na muna tayong live sa ating Facebook ngayon dahil anyway, hindi talaga kaya sa Zoom kasi first time natin itong nag-live gamit yung Zoom. Sa kabila, hindi pala mag-function. Bari ako nga pala si Brother Legend Gapo, membro ng Catholic Faith Defender sa Log Chapter at membro din ng Bible Apostolate at sa Knight of Columbus Council number 17367. At sa lahat ng mga nanood, magandang gabi sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng mga nag-follow sa atin sa Facebook. At God bless, mag-ingat po kayo lagi. Alam po, bro. Okay, so that is a Brother Eugene, mga kapatid, ang tatayong affirmative sa gabing ito. So dako tayo sa tututol naman. Sister, pakilala ka. Hello, good evening, everyone. Thanks be to God, the Father, for the source of strength and wisdom. So thank you once again, Sir Russia. And it's nice to see you again, Sir Eugene. Hello, sir. Nice to see you. So today, Sir Eugene, today is the day of the Lord when He is calling you out from darkness. And He is calling out also people to be with Him. So today is the day of the Lord. So I am Janie B. Yeramis Papiliero of Jerusalem Church of God. So I am live coming from Bunawan, Agusan del Sur. So hopefully, Sir Eugene, you bring with you somebody to help you understand basic English, basic science, basic math, basic philosophy, and basic literature. And to everyone who are here in the platform, may you have an open heart and an open mind. And to all who are listening out there, once again, I am reminding everyone to please be careful in giving idle words because God will never fail to punish you or to judge you. So thank you very much and once again, good evening. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. Sa kanyang topic mga kapatid na Sunday is a Christian Sabbath according to the Bible and references. Your time start now, bro. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating pagtalagay. Ito po ay ating pag-uusapan at ititindig ko talaga ngayon at patutunayan na bakit nga ba Sunday ang Sabbath ng mga Kristiyano. It is simple because that is the Lord's Day. Yan lang kasimple. Bakit Lord's Day yan? Nabuhay, maguloy ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay rose from the dead at the day of Sunday. Ano ang binanggit? Baka'y magganap itong siya, no? Si ma'am, ganap siya. Saan ba sa Biblia mababasa? Sunday is a Christian Sabbath. O, meron tayong babasahin mamaya. Pero explain ko muna ito, ha? Maganda sana kung may objection pero ayaw niya. O, bahala na siya. So, anyway, ito ang nabanggit sa Biblia. Sa San Mateo 28:1, klaro po ang sinabi sa Biblia. Babasahin natin muna ang itong Bibliyang magandang balita, Biblia. Yan, meron tayong magandang balita, Biblia. Magbasa tayo. So, anyway, mahaba pa naman oras natin. So, San Mateo 28:1. Ano ang sinabi dito sa Biblia? Sinabi, 28:1. So, ayan ang binanggit sa tawag nito sa Biblia. Nakaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway sa unang araw ng Linggo. Linggo pala, Sunday ang unang araw. Question, ano ba itong unang araw na Sunday? Ito ang binanggit sa Bibliyang the New Testament Tagalog Interlineal, Greek Tagalog Interlineal. Lang ko nakikita ninyo, ano? O, meron tayong translation dito sa Tagalog, ma'am. Yan o. O, so, babasahin natin itong San Mateo 28:1. Ano ang nabanggit sa Tagalog na translation sa Bibliyang ito? Malinaw ang sinabi sa Biblia. Ito po ang nagkasulat sa 28:1 ng San Mateo. Ayan ang sabi sa Biblia. Pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Ayan, Sabat. Klarong-klaro na ang unang araw na Linggo na binanggit sa Biblia, dito sa translation sa Tagalog, sa Greek
Tagalog interlinear, nakalagay dito isa baton pa rin, sabat pa rin. Ayan, oh. Klarong-klaro, sabat. Ano? Sino ba yung sabat? Para saan ba yung sabat yan? Sabat po yan ng mga Kristiyano. Dahil in the first place, even at the time of the apostle, the church, yung simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, ay talagang nag-change na po galing Saturday to Sunday. Kasi yan yung araw kung saan si Kristo ay nabuhay maguli. Di ba kung nabanggit doon sa Acts of the Apostle, chapter 20, verse 7, on the first day of the week, di ba? We gathered for a communion service. Ano ang footnote sa Bibliyang nakalagay sa Acts chapter 20, verse 7? Sa pinakalumang translation ng Bibliyang Katoliko, ang Douay Rheim version. Ito ang nasasabi. And on the first day of the week, here Saint Chrysostom and many other interprets of the scripture explain that the Christians even at this time must have changed the Sabbath into the first day of the week, the Lord's Day, as all Christians now keep it. This change was undoubtedly made by the authority of the church in the exercise of the power which Christ had given to her, for He is the Lord of Sabbath. So malinaw ang nakalagay sa ating tawag nito, Biblia, footnote mismo, na even at this time, nag-change na po sila. Kaya ginawang Sabbath ang Sunday, kay araw yan kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay maguli. Si ma'am, teachers ito, di ba? Hindi ko naman masasabing isang teachers ito na hindi maniniwala ng diksyonaryo. Kaya babasahin natin ang diksyonaryong galing Davao. Sa yung volume to, sa anong klaseng diksyonaryo ito? Mabigat to. Yan ha, matinding diksyonaryo ito. Yan o. The New Lexicon Webster Dictionary of the English Language, Volume 2. Laking libro to, ha? O babasahin natin what is Sunday. Ano ang Sunday? Sunday, nakalagay dito ganito. The first day of the week. The Christian Sabbath. Ay, klarong-klaro. Sa diksyonaryo. So, hindi ko masasabi na si ma'am ay talagang hindi maniniwala ng diksyonaryo. Di ba? Klarong-klaro na sinasabi talaga, Sunday is the Christian Sabbath. O yan, meron pa tayo sa isang volume 2 pa rin. Babasahin natin ang kahulugan ng Sunday sa ibang diksyonaryo, Funk and Wagner Standard Dictionary. Ang sabi dito, the first day of the week, Christian Sabbath. The Christian Sabbath, Sunday talaga. Ayan ha. Kung makikita ninyo, Sunday talaga ang nakalagay sa ating mga diksyonaryo. Now, mayroon pa tayong diksyonaryo na kwan na isang protestanting nagmamayari, Smith's Bible Dictionary ha. Bible Dictionary, ang sabi, ang banggit dito sa term Sunday. Ito, tignan natin ha, ang meaning ng tawag nito Sabbath. Tignan natin ha. For many years, both the first and seventh day of the week were kept as Sabbath. And gradually, the first day of the week, the Lord's Day, it took the place among Christians, the seventh day, and he had fullest warrant for the change. Lord's Day, ayan, yun yung binanggit na kwan. So magbasa tayo ng ibang kwan. Talagang klaro sa ating dokumento. Sa kwan naman, sa Biblia, mayroong binanggit na sa unang araw ng linggo ay Sabat talaga ang nakasulat. Hindi yung kwan. Kaya nga, kung tatanungin natin itong si ma'am, baka naman, ito nagkakahiya naman siguro sa departamento bilang isang teachers na ayaw niyang maniwala siguro ng diksyonaryo. So, ayan ha. Malaking kwan yan. So, salamat Mr. Moderator sa kwan, sa oras. Ayan, makikita natin dokumento to ha. Now, ang iba pang mga dokumento natin, baka'y maganap ito ng kwan. Nasaan ba sa Biblia ang mababasa talaga, Christian Sabbath? Ano ang nabanggit sa paraphrase on the Act of the Holy Apostles? Upon the Epistle of the New Testament and upon the Revelation, Volume 2, ito yung banggit sa Revelation on the Jews during the covenant in which place a heavenly revelation, the way of a vision of instance was made to me in the following manner on a Sunday, which is the Christian Sabbath. So, klarong-klaro ha? Sunday is the Christian Sabbath. At hindi lang yan, pinatunayan pa yan ng mga maraming diksyonaryo natin dito, yung mga malalaking diksyonaryo talaga. Ako mayroon pa akong Illustrated Bible Dictionary. Ha? Ano ang
sinabi dito sa Illustrated Dictionary of the Bible. Ayan yung nababasa. Sabbath. Tingnan natin na historically, Christian of this persuasion usually observe Sunday, the first day of the week, as the Christian Sabbath. So, malinaw ha? Denote that Christ arose on the first day of the week. Matthew chapter 28 verse 1. So, yan yung binasa natin kanina na isa pang mga Sabbath. Baka yung magtanong siya na saan ba? Mayroon ka bang ebidensya? Ayan o, marami tayong ebidensya. At walang ni mismong isang Bible scholar na kanyang ituturo na nagsasabing Sunday is not a Christian Sabbath. Wala yan. Mayroon pang isang diksyonaryo dito. Babasahin natin to. Ayan. Isang malaking diksyonaryo natin. Oh. Oh, tignan natin to ha. Pababa pa naman yung oras natin. So, ayan. Pag-iisa na lang muna ninyo. Ayan. Yung Frank Wagnall's New Comprehensive International Dictionary of English. Ma'am, laking diksyonaryo, ma'am. Ayan, oh. Sunday, the first day of the week. The Lord's Day, the Christian Sabbath. Oh, klaro. The Christian Sabbath po, yung talagang binanggit sa diksyonaryo na ang Sunday pala is Christian Sabbath. Simpleng rason, wala nang pasikot-sikot pa dahil nabuhay, maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ang banggit sa Biblia? Sa Salmo Kapitulo 118, verse 24. Magbasa muna tayo sa sulat po ng Salmo 118. Basahin natin ang nakasulat talaga sa Salmo. Ano bang nakasulat sa tawag nito sa Psalm chapter 28, 118. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Anong araw ito na kailangan natin mag-glad? Kailangan natin mag-rejoice? Araw ba nang sa turbid ng si Kristo'y nandun sa libingan na kahimlay? Siyempre, araw ng Sunday. Because nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, aros pangdadid. So, malinaw na one word is enough for a wise man. Pag sinabi ng diksyonaryo, Sunday is the Christian Sabbath. As a teacher, dapat tayong maniniwala sa diksyonaryo. Kahihiya naman ang mga estudyante natin. Kahihiya naman ang mga departamento natin. Na tayo bilang isang teachers. Ako, graduate na ako ng teachers eh. O, di na ako pasado. Pero degree holder ako ng education, major and generalist. Kahihiyan po yan as bilang isang nakapagtapos ng pag-aaral, 4 years sa college, teachers pa naman, pagkitapos ayaw ninyong maniniwala sa diksyonaryo. Nagagatawa yan, di ba? Ano sabi ng diksyonaryo? Sunday is a Christian Sabbath. Sabi niya, mayroon ba? Yan, binasa natin. Pagkatapos ng mga sabat at sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Meron pa akong Biblia dito. Oh. Iwan ko kung anong religion ito. Hallelujah Scripture. So, salamat Mr. Moderator. Hallelujah Scripture binanggit dito. Oh, St. Matthew 28:1. Now after the Sabbath, towards down on one of the Sabbato. Oh, Sabbato, Sabbat. Oh, di ba? Sabbat ang nagalagay. So, ibig sabihin, yung unang araw, Sabbat. At anong, para saan ba yung Sabbat na yan? Para sa mga Kristiyano. Bakit kaya nga, may mga senaryo sa Biblia na sinamba ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng Sunday. Acts chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. At may mga senaryo ba sa Ebanghelyo ni San Mateo? Meron, 28:9. Sinamba nila si Kristo araw na Linggo. Araw ng Sunday. So malinaw ang nagasaad talaga sa tinatawag nitong mga Biblia. At yan ang ginawa nilang Sabat. Nagtitipon-tipon sila sa mismong Sunday. Yung mababasa natin sa tawag nito sa Biblia. Yung pumunta at si Kristo sa mga apostolis at peace be with you. Diba yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Pinunta, peace be with you. O yan sa John chapter 20 verse 19 hanggang sa tawag nito verse 27 hanggang sa verse 28 yung nagpapakita na si Kristo kay Tomas na rin, ano, na hindi naniniwala si Tomas, di ba? So on the first day of the week, nag-gather talaga sila sa loob. Wala kang mababasa na nagsasabat sila for anong mga araw, wala. Para sa mga Diyos, ato di yan. Pero para nating mga Kristiyano, as a Christian, kasi yung batas sa mga Hudyo na kailangan mo magsabat ng Saturday, binasura na yan ni San Pablo. Shh, binasura na yan. Kaya,
Huwag kayong mamamasura. We are Christian. And besides, di ba, merong banggit ang, ako meron akong followers doon sa Juan. Shout out kay Brother Edna Abay-Abay at saka kay Brother Dante Magallanes na talagang nasa Jerusalem nagtrabaho. May tatlo pa lang sabat ang Jerusalem, sabi nila. Saturday for Jews, Friday for Muslim, Saturday for Jews, and Sunday for Christian. Ma'am, mamili ka na lang kung saan ka sa tatlo. Di ba? Mamili ka na lang kung saan ka sa tatlo. Buhay na buhay ang testimony ng kasi sila po ay na talagang nasa Jerusalem. Yung amo nila, mga Hudyo, pagka-araw ng Sabado, walang trabaho yan. Pagka-araw din ng Sabat din ng mga Kristiyano yan. So, sana naman ma'am, as a teachers, maniniwala tayo. Sa Biblia, baka maganap ka, meron akong binasa. Moderator, ilang oras na? Time na po. Good. Salamat, Mr. Moderator, at God bless. Handa na po kong tanongin itong si ma'am. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Brother Eugene ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating negative, Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God Seventh Day. 7 minutes para sa iyo, sister. Your time start. Bro, moderator, 7 minutes lang yung tanong? Yes, bro. Sige. Okay, proceed ka, Sis Genevieve, sa tanong. Oh, first question. First sagot. Since wala kang ibang dahilan kung bakit nagsabat kayo sa Sunday, kundi ang pagkabuhay, di ba, ni Jesus Christ sa Sunday. My first question is, kindly tell us kung ano ang reckoning of time ng mga Hudyo? Ang reckoning of time ng mga Hudyo? Kailan natin yung beginning? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection natin. Affirmative na yun. Objection natin. Yung objection ko, hindi naman tayo nag-uusap about time, oras, ikuning. Ifrog ko, Sunday is a Christian Sabbath. So kaya nga, dahil nabuhay ang ating Panginoon si Christ, problema na niya yan. Kung magtanong siya about sa aking kuhan, hindi naman ako nag-ano about reckoning na yan. Okay, so meron ka bang counter-objection doon, sister? Or hahatol na? Next question na lang. Sige, next question. Proceed. You also quoted Matthew 28:1. Nakalagay doon, at the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week. Ngayon, hindi ba importante ang tanungin kita na kailan magsisimula ang day ng mga Hudyo? Okay. Ang day ng mga Hudyo, ang sagutin ko yan, para sa importante. Pero para sa akin, hindi na yan. Rekunin yung ano, sansi talaga yun sa mga Hudyo. Pero alang-alan sa ating mga Kristiyano, iba yung oras natin, di ba? Hindi tayo naka-refer sa Hudyo na kailangan sansi. We are Christian, we're not Jewish. So, asa? Kaya nga meron tayong kalendaryo. Next question. Gregorian calendar. Next question. So, wala palang problema na sansi, no, ang start ng mga Hudyo. Okay, ang tanong ngayon, hindi ba Hudyo si Jesus Christ? Yes, good question. Hudyo siya. The fact, hindi siya sumusunod sa mga sabat ng Hudyo. Bakit? Tama? Binanggit sa Biblia, si John chapter 5, verse 18. Jesus broke the sabat. Sinong sabat? Anong sabat na binubrok ni Jesus? Ang Sunday? Wrong. The sabat of the Jews. Next question. Next question. Okay. So, mali pala ang standing niyo na ang sabat day ay para sa Jew lang. Hindi naman mali. Tama yan. Na ang Sabat ay para sa mga Hudyo. Anong klaseng Sabat sa Hudyo? Kinaklaro pa yan. Saturday is the Sabat of the Jews. Sunday is a Christian Sabat. Yan. Dapat mamili ka. Saan ka? Sa Kristiyano sa Hudyo? Hindi tayo. Kristiyano di Sunday. Next question. Okay. So, tanggap mo na si Jesus ay Jew. So, tanggap mo rin na ang Sabat ay para sa Jew. Si Jesus is Lord of the Sabbath. Now, since tanggap mo ang that the beginning of the day of the Jew is sunset to sunset, and take note na sa panahon ng kamatayan ni Jesus Christ, walang nagbago sa reckoning of time. So balikan kita sa Mateo 28:1. Saan nag-end ang Sabbath? Sa sunset or sa midnight? Sunset, kumpara sa mga Hudyo. But alalahanin mo,
We are not Jewish. Stay. We are not Jewish. We are a Christian. Time stop. Oh, okay, ano? Objection. Anong objection natin, sis? We are talking on the time when Jesus is still on death. So meaning okay. to say, wala pang nagbago kung you are thinking na mayroon ang nagbago. Wala pang nagbago sa panahon ni Jesus. Okay. So ang tanong ngayon, sagutin mo. Kailan nag-end ang Sabat? Okay. Okay, wait lang bro, Eugene. Sinanggot ko naman. Moderator's time muna bro. Wait sige, lang, bro. Sige. So, meron kasing objection dito patungkol doon sa ina-analyze ko yung objection ni Sister Genevieve. Doon lang sa pagsagot naman ni Brother Eugene. So, bro, Eugene, meron ka bang counter objection doon, bro? Or wala na. Sige. Ayaw na niya ng objection dahil baka yung matagalan pa. Okay. Pero wala nag-objection. Asabot to, ganito. Okay na. Sige, ganito. Objection muna, moderator. Ang objection ko kanina, walang objection sa panahon ng pag-pre-present. Okay. Pero sa panahon ng question and answer, it's natural okay, okay, okay. to question. Okay na, sister. Sige. Okay. Sige, para. Hindi okay tayo masyadong okay matagal. So, ganito. doon sa pagsagot ni Brother Eugene against sister, I know, hindi kasang-ayon doon sa mga sagot niya. However, pwede mo na lang i-rebut yan mamaya. Pero sasagutin ko pa rin. Yes, syempre. Wait lang, Brother Eugene. Ako muna, bro. Ha? So, ganito. Bibigyan ko muna ulit si Brother Eugene kasi parang na-interrupt siya doon sa 20 seconds niya doon sa pagsagot. Brother Eugene, gusto mo bang ipaulit or tuloy ka na sa pagsagot? Okay. Kuan na lang. Next question na lang yan. Parang kuan. Okay. So, next question daw, Sis Genevieve. Time issue. Okay. Next question. Ay, wala pa. Hindi pa man niya sinagot, no? Sasagutin ko. Okay. Ulitin mo na lang. Hindi nawawala ang time reckoning ng mga Hudyo. Kanila yun eh. At ay problema. Pero as a Christian, we do not follow the time reckoning of the Jews. Kasi kapag nag-follow ka ng time of reckoning of the Jews, hanggang ngayon, hanggalin mo na yung kalendaryo mo, magpalit ka ng kalendaryo ng Hudyo, at doon ka magsasabat ng iyo. O pag sunset, ang alas 6, wala, ibang araw next na. Question. Sa panahon ni Jesus ay, sa panahon ng resurrection ni Jesus Christ ay, at the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week. So, saan nag-start ang first day of the week? Sa midnight or sa sunset? Sunset. Ano? Sa kwan? Hindi, sunset. Sa pagkwan talaga, pag alas 6 ng umaga, start yan sila ng kanilang araw, unang araw yan. Kapag tawag objection. Dito, kapag... Objection, hindi. Moderator. Time stop. Objection muna. Sis Genevieve, anong objection mo? I would like to, instill on the mind of Sir Eugene, doon lang tayo muna sa Jew mag-concentrate. Huwag mong i-concentrate ang nasa mind mo na Christian. Sige. Ganito, nakuha ko na yung punto mo. Nakuha ko naman punto mo. Okay. Ito ha. So, wait lang, bro. So, gawin natin official to. Meron namang objection dito patungkol lang again sa pagsagot ni Sis Genevieve as ni Brother Eugene. Nakuha mo bro, na Eugene, niya. I think nakuha mo naman. At itutuloy na lang natin ito ng 20 seconds sa pagsagot. Sige. Tapos ito, bro. Ito, nagsisimula ang ibang araw sa at the end of the sunset. Diba? Hindi sa midnight. Ina, kung ikaw ay Hudyo, pero we are not Jewish, we are Christian. Ay, sinabi ko sa inyo, pag tayo ay Kristiyano, Sabat natin Saturday, hindi Sunday. O, kaya ka, meron tayong kalendaryo. Next time question. Time stop. Okay, another objection ito. Anong objection natin? Kamatayan at pagkabuhay na maguli ang pinag-usapan natin ngayon. Si Jesus ay Hudyo, ang mga apostol ay Hudyo. Doon ka mag-concentrate sa Jewish reckoning of time. Huwag kang palusot. Time stop. Wait lang. Ganito, Sis Genevieve. Again, doon sa pagsagot niya, yan yung sagot niya. Siguro i-rebut mo na lang siya mamaya ba? I know na tutol ka talaga sa pagpapaliwanag niya. Pero tinitingnan ko naman as a valid answer yung sagot niya. Kahit pa para sa'yo ay hindi ka sang-ayon doon. So, tuloy ka na lang sa next question, Sis Genevieve, para hindi tayo masyadong tumagal. Okay, next question. Moderator, ilang oras na? 1 minute and 47 seconds. Good. Sige. Okay, bakit katakot? 1:29. Time stop muna. 1:29. Ganito. I know, medyo mainit-init na ito mga kapatid. Iwasan na natin yung side comment. Plus yung ano mo din bro, Eugene ba? Baka
para baka na de-distract din si sis Ah, sige, Genevieve. sige. So, Ah, sige. i-minimize Sorry, natin yung mga ganyan, mga bro. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, Sorry, so ma'am. proceed tayo. Time revision. John 20:19. Evening ng first day of the week, buhay na si Jesus Christ. Bakit tumagal pa siya hanggang sa umaga ng first day of the week? Sagot. First day of the week, buhay na si Jesus Christ? Yes. Umaga po, pumunta ang mga alagad ni Kristo sa libingan. Doon nga, umaga. Oh, sa Bukang Liwayway in Tagalog. Sa English, doon. Sunday. At nakalagay sa aking Biblia, Sabat. Isa Next pang question. Mga Sabat. Next question. Okay, I would like to emphasize John 20:19, evening of the first day of the week. Remember, ang Sabat ay mag-end sa sunset. So, the beginning of the evening of the first day of the week is already Jesus is objection, ready. Moderator. Objection, time stop, moderator. Okay. Objection. Affirmative. Gusto ko lang i-clarify. Ano ba yung sitas na binanggit niya? Okay. So, merong clarification dito, bro. Pero kung hindi niya papayagan, bro, continue pa din siya sa pagtatanong, ha? Sis okay, Genevieve, gusto ko lang i-clarify. Ano yung kwan? I-clarify ano mo ba? Or magka-clarify ka ba? I-clarify ko or... kung ano yung versikulo na yes, binanggit yes. niya kanina. Nakuha na, bro. Tuloy ka pa din ba? Or magka-qualify ka muna? Magka-qualify muna ako bago ko sasagot sa kanyang tanong. Wait lang, bro, ha? So, Sis Genevieve, sa'yo to. Ika-clarify mo ba? Or tuloy ka pa din? He should read the okay. Bible. Okay, so I think negative yan. Bro, Sis Genevieve, proceed ka lang sa tanong again. Ang question is, bakit nag-appear na si Jesus sa evening on the first day of the week? Take note, sa Jewish reckoning of time, pagkatapos ng Sabat, ay mag-ano na siya, moderator, Sunday moderator, na. Moderator. Time stop muna, time stop. Bro, tumatawa ka, bro. Bakit? Yung ba, kinaklarify evening, asan ba yan niya nakabase sa evening? Okay. Kasi, ano, may sitas ba siyang kwan? Well, kasi marami namang mga senaryo sa Biblia na nagpapakita si Juan. Okay, sige. Again, doon lang siya sa tanong niya, bro. No clarification added doon. So either malinaw sa'yo or hindi, pwede mo namang ipaliwanag agad yan in 10 seconds. Pero doon pa rin siya sa tanong niya, bro. Meron siyang binanggit kanina, moderator, na sitas. Gusto ko lang ipaklarify kung ano saan sitas yun. Sa dyan ba yan? Again, bro, Eugene. Hindi nga siya nagpapaklarify, bro. At doon pa din siya sa tanong niya. Kaya nagko-continue siya sa pagtanong ba. Either, sabi ko nga sa'yo, either clear yan sa'yo or hindi, patapusin ko muna yung tanong niya. Tapos, sagot ka. Pero kung hindi mo siya masagot dahil para sa ngayon nga, hindi clarify, so, pwede mo lang sabihin hindi na. Hindi ko yan sasagutin yung question niya kasi hindi niya kinaklarify kung saan yung versikulo. Sige, bro. So, eto, bro. Time naman to ni Sis Genevieve. Objection. Malinaw ang sinabi ko, Sir Eugene. Basahin mo. Juan 2019. Ah, 2019. O sige, bro. Yan ang gusto kong malaman. 2019. Ah, sige. Ulitin mo yung tanong. Ulitin mo yung tanong. Proceed ka, Sis Genevieve. Again. Okay. Ulitin mo yung tanong. Oh, premise na ano, statement. Yan ang... The Sabbath end in the sunset. Right after, pag alasais na onwards, first day of the week na yan. Yan ang evening of the first day of the week. Ang tanong, bakit buhay na si Jesus Christ? Dahil nag-appear na siya sa kanya mga apostolis, evening pa lang ng first day of the week. Buhay na siya. Sagot? Evening ng first day of the week, buhay. Matapos na itong mabuhay si Kristo, hindi po ito yung nasa St. Matthew chapter 28, verse 1. Ang senaryo, St. John chapter 20 time, verse 19. Time na. Ayan, so 7 minutes time, running time yan. Medyo naabutan kayo doon mga kapatid. So dako tayo sa ating negative stand naman, another 15 minutes ito sa negative. First presentation niya, Sis Genevieve, meron ka bang i-share para hintayin ko? Yes. Sige. I hope na share na ba? Yes. Wait lang. Okay, nakikita ko na. Jerusalem Chuchukyat. Okay, so your time start now, sister. Hindi pa siya nakita, Sir Rasha, sa
Live? Hindi ko pa nakita siya. I will not proceed if my presentation will not be presented. Saan ka ba tumitingin? Sa live ko? Yes, I checked the live. Teka, ha? Tingnan ko nga sa live ko. Okay, tingnan mo sister. Nandiyan na pa. Nakikita na dito. Nag-slide show na ako pero wala pang hindi ko pa nakita sa Russia. Patuloy pa rin si Ah, delay kasi yan, delay. Delay kasi yan sis, yung live natin. kanina ko pa na ano, sa Russia kanina ko pa na-present. Delay kasi yan, Francis. I-log out ko na lang muna ha. I-log out ko na lang muna. Sige. Tayo natin. Okay. Dahil wala talagang nakita. Iba yung nasa slide sa Russia. Sige. Ulitin mo nga ulit. Yan. In the 14th day. 14th day. Yan ba? Okay mga kapatid, habang naghihintay tayo sa ating negative, shoutout pala sa lahat ng nasa live dyan, sa lahat na dinig ko bro. Sa akin lang, may problema dito sa laptop. Sige, patuloy. Sige bro, i-mute mo lang bro para hindi madinig dito bro. Shoutout dito sa ating mga nasa live sa Punto Por Punto, kay Brother John Ray at sa iba pa. I think maraming nagla-live ngayon mga kapatid. Ayan sis, ang nakikita ko, Jerusalem, Church of God, 7th Day, Sanctified Christ, the Head and Savior. Ito ba? Sa Russia, hindi pa rin siya nag-appear. Alam ko dahil noon is hindi, kung may delay siya is konti lang ang delay niya. So ang nasa dito sa live is ibang slide ang nakalagay. I have now eternal life. Ito ang ano, hindi ang slide ko sa Russia. I have now eternal life? Yes. Kaninong live yan? Yung 'di ba nag-send ka sa Russia ng link na sabi mo sa ito yung link na live natin. Teka. Yan yung ano na open ko. Ito itong pakita ko sa iyo yung screen natin sis. Ito kasi yung sa akin. Okay. Sa Russia, okay, excuse me for a while. Ngayon nakita ko na ano, kanina kasi 'di ba may nag-send ka ng isang link din. Siguro naman oo, yung isang ano kasi yan yung isa yung mahaba kasi yung intro kaya yan nakikita ito, ba ito na okay so pero okay na may block lang siya okay sige ano na pero okay so sis Genevieve okay sige sa Russia okay your time start now. Okay, so the seventh day of the week, the Sabbath of the Lord, is still intact. Nothing was changed yesterday, today, and forever. So we have verses here, Genesis 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, Exodus 28, 9, Hebrews 4, 11, and Isaiah 66, 23. So God honored Sabbath. The seventh day, he make it honorable. He called it the Sabbath a delight, no, holy of the Lord. Okay, so but the question now is the world is in darkness, in total darkness. That is because, okay, total darkness. This block means total darkness because the world is deceived. Ang Roman Empire kasi noon. They thought na ma-deceive nila ang world. Hindi na nila alam that the wisdom, the intelligence, the technology will appear, no, just like what we are having right now. Itinago nila ang buong katotohanan. Okay? So they have this world's counterfeit day, the day of the rest. That is because they called it the Lord's Day.
So we cannot deny maraming mga at alam naman din natin no based on the presentation of Sir Eugene kanina na dahil accordingly Jesus was resurrected. Okay? So konti lang ang nalagay ko no dito about because this topic is all about 3 days and 3 nights. At kung makukulangan kayo sa presentation ko ngayon, I will challenge everyone to have this topic about 3 days and 3 nights, ang pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus Christ. Dahil the Lord's Day in Revelation does not pertains about the pagkabuhay ni Jesus Christ. So, balikan muna natin ang reckoning of time. Ito lang, very simple lang naman ang biblical reckoning of time. The darkness, the evening, which is the night that consists of 12 hours. The light and the morning is the day which consists of 12 hours, a total of 24 hours. But ang deception ng Roman Empire, para makalculate nila ang buong 3 days and 3 nights, ano ang ginawa nila? Deception. Ginawa nila ang sunset to sunset from midnight to midnight, even there is no biblical basis na gawin nila or i-change nila ang reckoning of time from midnight to midnight. This is a deception, which is false Christ. Okay? So, yung sunset to sunset, ito lang naman ang mga biblical verse natin, no? That the light is called day, that is the darkness, the evening is the morning, and that is the light part. The darkness is night or the evening, and the morning is the light or the day. Okay? So, Jesus is very explicit. Ang daylight is 12 hours, which is 12 hours. Hindi siya na-divide ng katulad ng ginawa ng Roman Empire, no? Hinati nila ang day, claim it AM, which is already morning. But take note, no, sa Biblia, kahit na alas 12, alauna, alas 2, evening pa rin yan. If we are talking about the description of the Bible, that darkness is the evening, or the night is the evening, that's the darkness. So buong gabi, evening yan. Okay? So, okay, aside from that, aside the presentation ko kanina, deception, ito again, hinati nila, at pariha lang yan, no? Ang, yung pinakita ko kanina, pariha lang yan. Ang purpose nila ay habulin ang 3 days and 3 nights na upang kahit na Friday namatay at inilibing ng Saturday, no, malapit ng Saturday, yun yung alam ninyo. Pero take note, may ibang explanation dyan. May ibang explanation dyan dahil hindi weekly Sabbath ang paparating na Sabbath nang namatay si Jesus Christ. That's the Passover Sabbath. Sir Eugene kanina, tell us, maraming Sabbath ang sa Hudiyo. Yes. Hindi ninyo alam na hindi weekly Sabbath ang paparating na Sabbath nang inilibing si Jesus Christ, kundi ang Passover Sabbath, which is John 20:19. So you have to take note on that. This is very basic, no? Sinabi ko kanina, very basic dahil dapat ninyong malaman ito. Dahil ang ginamit na reckoning of time sa panahon ng kamatayan ni Jesus Christ at sa kanyang pagkabuhay muli ay Jewish reckoning of time. Then therefore, huwag palusot Sir Eugene na Christian tayo ngayon. No. Erase that in your mind. Go back to the history. This is the history that Jesus died not on Friday, not resurrected on Sunday, but there is a very fitting calculation that is because Jesus died biblically on Wednesday. That is the middle of the week. Middle of the week, andyan yan nakalagay. Sa Daniel 9:27, in the middle of the week, the sacrifices, the animal sacrifices ended. Why? Because it is Jesus Christ that was crucified. It is Jesus Christ, the last lamb, which was crucified on the cross. It is prophesied by Daniel 9:27. Jesus died in the middle of the week.
there is no other middle of the week in the weekly last cycle, 8 minutes. But that is the Wednesday. Okay, now, tinago nila ang buong katotohanan. Ang Roman soldiers, ang mga Jew na nag-murmur and complain to Jesus Christ, nag-betray kay Jesus Christ, is uniting to Roman soldiers, the Roman Empire, na matago nila ang buong katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Kaya, ang mga Hudyo ngayon, hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Ang akala nila, normal lang ang nangyari kay Jesus Christ, na matago nila ang lahat. No. Dahil, God is powerful. Okay? So, natago nilang katotohanan by having this bribery. Bribery in the sense, nagpabayad sila ng salapi. Okay? This is what happened. The Sabbath was changed instead of fourth day, fourth commandment, ginawa ng Katolik na third commandment. Okay? So now, balikan natin. Okay, I will present, no? Dahil hindi sana nakafocus ang ano ko, ang presentation ko dito, dahil doon ako nakafocus sa iba, sa yung sa Revelation. Pero sige lang. I will explain this one, the day of resurrection. Okay, this is one that I am emphasizing. At the end of the Sabbath or in the end of the Sabbath, which is sunset, dahil yan yung biblical reckoning of time, as it began to dawn. Tawagin mo lahat ng mga English teachers and they will deny the truth that the dawn here is not a verb. Yes, yan ang sinabi ko. Kahit sino pa siya, kahit DepEd official pa siya, he needs to catch up to understand what is the verb, what is the term dawn here. Because the term to dawn means to begin. As it began to dawn towards the first day of the week. Now the question is, ano ang nagbegin? Hindi ang daylight in the morning ang nagbegin dito. Let's speak on this Matthew 28:1. As it began to dawn towards the first day of the week. This to dawn is epiposko. To draw on towards. Now, what is that to draw on towards? It is the first day of the week. Not the day light in the morning, in the first day of the week. But the day itself, the day which is 24 hours, saan mag-start ang day of the week? It's in the sunset, right after mag-set ang Sabbath. Then therefore, pag, when they visited the tomb, wala na doon si Jesus Christ. Ang event, ang very specific event dito ay pag-visit ng mga babae or ng mga babae doon sa tomb. At ano ang nakita nila? Wala na doon si Jesus Christ. That's when the first day of the week was about to begin. Pag-visit yan ha? Pagdating nila doon, the angel told them, he is risen. Tawagin mo naman yung mga English teacher. When you say risen, that's already happened in the past. Meaning to say that, nangyari ang pagkabuhay ni Jesus Christ, hindi pa dumating ang Sunday sa evening. Dahil tutugma ang kanyang pagkabuhay muli nang nailibing siya doon sa Wednesday. Bali, yung Wednesday, which is the Passover day, is, no? The Passover Sabbath is approaching. Iba ang Passover ha, iba din ang Passover Sabbath. Ang Passover Sabbath ay ang first day of unleavened bread na yun ang Thursday. Okay? That's the annual Sabbath, the Passover Sabbath based on John 20:31. Okay, tingnan ninyo. Passover Sabbath ang yung pagkamatay ha. Bali, nailibing si Jesus Christ, hindi pa nag-Sabbath dahil kailangan nilang ilibing si Jesus Christ. Hindi pa mag-end or mag-sunset ng Thursday dahil Passover Sabbath na yan. Meaning to say that, ang counting ng 3 days and 3 nights, na exactly 3 days and 3 nights without hiding any, bali yung nag-hide dahil merong something na itinago, yung with transparency, marami ito dito no, na ano, presentation ko. Pero I will just explain para ma-explain ko ng very clear
na ang counting ng 3 days and 3 nights, yung pagkabari na talaga, hindi yung naghang pa siya sa cross. Dahil baka malilito kayo, no? Kung Miyerkules namatay, aabot na siya ng 4 na araw. No. Okay? I will clarify the counting of the 3 days and 3 nights. Dahil ang 3 days and 3 nights is the sign of Jesus Christ. Okay? Stop muna si Rasha, no? Dahil, ano, nag-debate ako. Time stop muna, Sir Rasha. Hindi ka muna. Time stop muna. Anong oras, anong time na, Sir one Rasha? 1 minute and 25 okay. seconds. 1 minute na lang, no? Okay. Sige. So, ang counting ng 3 days and 3 nights ay yung na sa loob na si Jesus Christ sa libingan. Dahil Mateo 12:40 says, the 3 days and 3 nights is when Jesus Christ in the heart of the earth. That's similar to Jonah. That is when Jonah was inside the belly of the great fish. That's inside the belly of the great fish, 3 days and 3 nights. So very transparent tayo, walang itinago, no? Okay. Ito yung mga explanation ko kanina, no. Ang mga sinabi ko lahat ay may mga mga suporta. If you will again debate with this on the next, I will challenge everyone, kahit sino dito. Okay? Ito yung pinakita ko kanina. Then the same day at evening, being the first of the same day at evening, meaning kasi this is the third appearance man ni Jesus Christ. Di ba? Nag-appear si Jesus Christ sa kay Mary Magdalene doon sa libingan. Tapos yung dalawang disipulo na they are walking towards in the Emmaus. And then this is the last na nagpakita siya on the same evening, being the first day of the week. So, ang evening dito ay hindi yung midnight to midnight ninyo na ano ninyo, at hindi rin siya evening pagkatapos ng Sunday, dahil ang pag evening ng pagkatapos ng Sunday time, hindi time. Na siya first day of the week, kundi second evening na siya. Time. So okay, thank you. Okay, so dyan natatapos, mga kapatid, ang presentation ng ating negative, Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God Seventh Day, mga kapatid. So dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. I-set ko lang yung moderator. Hello. Bro, meron anong malakas ba yung audio ko dyan, bro? Kasi sa aking microphone parang mahina yung sipa ng volume niya. Malakas okay naman, bro. Malakas naman, bro, sa akin. Sige, bro. Okay, so dito tayo sa 7 minutes na first cross mo, bro. Your time start now. Okay. So, unang tanong, ma'am. Sa binanggit sa St. Matthew chapter 28 verse 1, anong araw na buhay si Kristo? Saturday o Linggo? Yan yung tanong ko kanina sa iyo at sinagot ko sa presentation ko. That's Saturday. Saturday daw. Sige. Ang sabi niya sa Turde, paano ko mababasa ko sa Biblia na Sunday yan? Aaminin mo na nagkamali ka. Time stop mo na. Bro, wala akong ganun na tanong again, bro. Yung sa challenge question ba? So, paki-replace mo na lang. Yung sige, paki-replace. Okay. Ito sa St. Matthew chapter, sabi niya sa Turde daw. St. Matthew chapter 28 verse 1. Nakaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway sa unang araw ng Linggo. Tanong, ano ang narinig niya sa binasa ko? Unang araw ng Linggo o unang araw Sabado? Sir Eugene, yan ang binalik-balik ko na pag-explain sa inyo. Hindi mo lang moderator, objection. Time stop muna. Objection natin. Affirmative. Sagot niya categorical. Ano ang narinig niya sa binasa ko? Unang araw ng Linggo o unang araw Sabado? Okay, so merong pagpipilian dito, Sis Genevieve. Unang araw ba daw ng Linggo o unang araw na Sabado? Meron ka bang counter objection doon, Sis, or ready ka nang sumagot? Ang sagot ko, hindi niya naintindihan ang tanong niya. Okay. So, moderator. Ganito, Sis. Teka. Okay na yun, bro, yung sa categorical mo, bro. Sis Genevieve, kung hindi ka pipili doon, dalawa lang yung option na matitira. Yung 10 seconds na pagpapaliwanag agad, bakit hindi mo dinidirektang sagutin ang tanong or sabihin mo lang next question? Anong gagawin mo? I will explain.
Sige, 10 seconds ito, proceed ka. Okay. At the end of the Sabbath, as it began to dawn, yung nagbukang liwayway, ang nagbukang liwayway doon ay hindi daylight in the morning, Next question. Kundi ang first day of the Next week. Question. Next question. Ayon sa The New Greek Interlineal New Testament, sinabi sa English, now after the Sabbath, in the dawning towards the first day of the Sabbath week. Question, ano itong first day of the Sabbath week? Sunday o Saturday? Malinaw naman, Sir Eugene. First day of the week yan. Malinaw na malinaw. Pero ano so, ang ano? Event dyan? Ano ang event? Pag-visit ng mga women. Saan yan okay. Nangyari? The sunset. Sa sunset, when the first day of the week was about to begin, the next woman who visited the tomb. Next question. So next question. Sabi niya, first day of the week pala ang binanggit nitong Sabat. Ano ang first day of the week sa ating kalendaryo ngayon? Sir Eugene, very simple question. Sunday, wala naman tayong debate dyan, Sir Eugene. Huwag kang katawa-tawa, Sir Eugene. Do you mean to say na pagsabi ko na Sunday, Sir Eugene, that's automatic? Na yan yung sagot mo? You open your mind, Sir Eugene. Again, kaya nga, tinanong kita kanina. Next question. Kung saan nag-in ang... 20 seconds up. Next question. Next question, next question. Next question. Next question. So, sabi dito, Sabat. Sabi niya, Sunday pala. So, aaminin na niya na ang Sunday ay Sabat. Yes or no? Sir Eugene, that's a kanabitang isang mangmang na tanong, Sir Eugene. Time stop. Moderator. Time stop po na. Yung word pala na yan, sister, usually kasi hindi namin pinapayagan yan na yung mangmang. Yes, I'm sorry. You can anong naman, you can say some other words na okay, parang I'm synonymous. Sorry. Okay, so ganito, i-ano muna natin, balik natin kay Assis Genevieve, yung pagsagot niya, bro. Categorical, yes or no lang, yes or no. Aaminin na ba niya, moderator, na sinabi niya na Sunday, Sabbath, aaminin na ba niya na ang Sabbath dito Sunday talaga? Okay, yes or no. Sis Genevieve, proceed ka na sa sagot, 20 seconds. Neither of the two. There is no correct choices. Again. There is no correct choice, sir. Ulitin ko, ha? Ito, time stop ulitin na. Ko, ha? Bro. Hindi pa kasi tapos siyang magsagot sa 20 seconds. Ah, sige, sir. Pasensya tapos na. Tapos kung meron kang ano, mag-object ka talaga, bro, kasi tinitingnan ko nag-interrupt ka ba pag walang objection. So, sis Genevieve, reset ko ulit yung 20 seconds mo, ha? Proceed ka sa sagot mo. Ano kasi yan, Sir Eugene? Open your mind. Transition kasi yan between seventh day at saka first day. Transition, ha? Transition. End ng Sabbath sa sunset, beginning naman ng first day of the week, dyan pa rin sa sunset. Now, ang mga babae ay nagpunta next dun question. Sa hitingan. Okay, next about question. Begin pa ang next Sunday. Question na, okay. Next question. Next question. Ang sabi dito, Sunday ang unang araw, sabi niya. Ano na, ha? At sinabi dito sa aking binasa, Sabbath week. And on the first day, now after the Sabbath in the dawning, towards the first day of the Sabbath week, sabi niya, Sunday pala ito. Aminin naman niya ngayon na Sunday talaga ay Sabbath. Yes or no? Sir Eugene, kuha ka muna ng English teacher, Sir Eugene. Yes or no lang, moderator, paki... Time stop muna, time stop. Again. There is no correct choice, Sir Eugene. Wait lang, Sis Genevieve. So, ang ina-analyze ko yung objection ni affirmative, pinapasagot ka niya ng categorical na yes or no. Ngayon, Sis Genevieve, meron ka bang counter-objection doon or hahatol na ko? Counter-objection, Sir Eugene, ay Sir Asha. Mm-hmm. Hindi naman ako nag-disagree na walang first day of the week na nakalagay dyan. Wala akong okay. Sinabi na hindi first day of the week. Okay, hindi okay. Sunday ang first day of the week. Okay. So, ganito yung ating decision. Ayon sa inyo na pagkasunduan na rules, doon sa ating rule number 2, pag merong categorical yes or no, sagot muna ng yes or no. Ngayon, Sis Genevieve, ibabalik ko sa iyo to. Mamimili ka ba ng yes or no? Magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds na walang yes or no? Or sabihin mo lang next question. Anong gagawin mo?
Okay, I would like to ano na lang muna. Kindly repeat na lang the question of Sir Eugene na lang. Sige, sige. Naka-time stop naman to. Okay. Ang tanong ko, sabi ko, aminin na ba niya na ang Sunday pala is Sabbath? Dahil sabi sa Biblia, the first day of the week, Sabbath week, sabi niya Sunday pala yan. Aminin na ba niya na Sunday talaga Sabbath? Okay, yes or no, Sis Genevieve? 10 seconds or next question? Sis Genevieve? It's hard to answer naman nun. Pati yung question niya ay mali. Okay, so... the answer is no. No. Ano, sir? Yan. Okay, sir Eugene, 20 seconds. Yan, bigyan kita, ha? Paliwanag ka ng no. Sige. Sir Eugene, I will disagree sa iyo. Pagkabuhay ang topic natin. Ngayon, I will not disagree with you na ang first day of the week ay Sunday talaga. Walang question. Pero ang tanong ngayon, next ano question ang Sabat na nag-end dyan? Okay. Next question. Next question. Ayun, moderator, times muna. Time stop. Ilan ang oras? Ilan ang oras? Ilan meron oras? Na tayong 1 minute and 49 seconds, bro. Sige. Dito sa time Daniel Lexicon Webster Dictionary of the English Language, volume 2. Oh, ito, Sunday. The first day of the week, the Christian Sabbath. Now, tanong. Ano ang narinig mo sa binasa kong diksyonaryo? Sunday Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? Yes, pipilian niya yan. Your question is all about the resurrection. We are talking about the resurrection of Jesus Christ pa, ha? No. Objection, moderator. Time stop. Another objection ito. Affirmative. Ano yan? Topic namin, patutunayan ko, Sunday Christian Sabbath. We're not talking here about the resurrection. So, okay. Ang objection, dito moderator. Sa diksyonaryo, sandali lang. Wait lang. Dito sa diksyonaryo, sinabi, Sunday, the first day of the week. Now, the first day of the week, the Christian Sabbath. Ano ang narinig niya sa binasa ko? Sunday Christian Sabbath o Sunday is not a Christian Sabbath? Sunday Christian. I think yung objection mo patungkol doon sa pagpipilian niya, no? Sis Genevieve, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot? Counter objection. Mm. Okay. Dalawa ang binanggit doon na day, Sir Eugene. Ending ng Sabbath and end ng Sabbath. End ng Sabbath which is seventh day. Wala pa si Constantine okay. The Great nag-ano diyan. So end okay, ng okay. Sabbath which is the seventh day at pasimula na ang okay. First day. I think yung counter objection mo doon sa analysis, no, yung pag-explain mo na however okay. Objection ni Bro Eugene talaga patungkol lang talaga sa tanong niya na merong pagpipilian, ano daw yung nadinig mo yung sa Sunday, ano nga yun, Bro Eugene, yung pagpipilian niya, bro? Christian Sabbath. Yung pagpipilian lang niya, ano ang narinig niya sa binasa ko? Sunday is a Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? So Sunday is a Christian Sabbath or Sunday is not a Christian Sabbath? So, sis, mamimili ka ba dun or magpaliwanag ka lang agad ng 10 seconds? Okay, clarify ko lang muna, Sir Rasha, ang okay. Tanong niya. So, merong clarification dito, pero decision niya ni Eugene na kung mananatili siya sa tanong niya. So, anong clarification mo, sister? Nag-ano kasi siya, nag-switch siya sa kanyang tanong. Iniwan niya yung Matthew 28:1 ba? Matthew 28:1 man ang pinag-usapan namin. I-end muna niya yung topic doon, okay. yung context doon dahil doon ang aming pinagdidebatehan. Okay. Wala namang. Okay, sister. So, I think meron kang sinasabing condition doon na doon lang siya dapat mag kumbaga mag-focus sa ano. So, Bro Eugene, i-replace mo ba, bro, at doon sa kanyang condition na doon lang dapat? Or manatili ka sa tanong? Ibang tanong na lang. Ibang tanong. Okay, so, sa affirmative, next question, pero resume yung time natin, ha? Sige. Ito namang Funk and Wagnall's Standard Best Dictionary Volume 2. Sabi, sa pahina 676, Sunday, noun, the first day of the week, the Christian Sabbath. Ang tanong, bilang isang guro, naniniwala ka sa dictionary o... yung dictionary ay i-reject mo? Sa inyong Katolik? Ano? Hindi. Moderator, objection. Time stop again. Objection, affirmative. Ano yan? Hindi ko sinabing sa amin ba ito. Bilang isang guro, naniniwala ba siya sa dictionary o i-reject niya ito? Okay, so... I-reject. Okay, reject daw. So, 20 seconds is
Valid naman yung answer mo. Proceed ka. 20 seconds. I-reject daw. Bro, next. Wait lang, bro. Sis, magpapaliwanag ka. 20 yes. seconds. Proceed. Yes. 20 seconds. Okay. Why I reject? The only reason why you kept the Christian Sabbath as Sunday is babalik na naman tayo doon sa pagkabuhay ni Jesus Christ. So, it's not Sunday when Jesus was resurrected, but on Saturday. Next question. Next question. San Mateo 28:1 sa Greek interlineal Tagalog sabi, pagkatapos at ng mga sabat sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Ang tanong, ilang sabat ang narinig mo batay sa binasa ko sa San Mateo 28:1? Dalawa o isa? Time stop muna. At medyo dumilim yung sa camera niya, nag-stop. Oy. I-ano natin. Okay, pero ano na lang to bro, 5 seconds na lang ha, yung pagsagot niya. So, shoutout pala mga kapatid, baka merong problem. Wala na bang, moderator, wala bang last question na sana yung pagsinagot niya, may last question ako? Running time kasi yan bro. So, yay. Pag time na talaga kasi yan. Kasi tatanungin ko sana siya kung, sige na lang, ano, last na ba itong tanong pagkatapos, final rebuttal lang, wala nang may tanong. May rebuttal pa, portion. Tapos tanong pa. Ilang minuto? 7 minutes ulit. Ang rebuttal, 7 minutes din? Hindi. 10 minutes ang rebuttal. 7 minutes ang second. Sige. Okay mga kapatid, habang hinihintay natin si Sis Genevieve. By the way bro, meron pala akong rules dito bro na 5 minuto lang akong maghihintay at bago siya makareconnect ha. Kasi hindi din ako pwedeng... Wala bala itong si Mama, no? Nire-reject na yung dictionary. Ano? Hindi din ako maghihintay ng matagal mga kapatid. So, nire-reject ito lang nga... sabi niya, nag-PM siya sa akin bro na Sir Eugene, power interruption here, blackout Jude. So, sayang naman. Ay, kuha na lang. Itutuloy na lang natin yan sa susunod ng mga kumbakanti siya, no? Sige kasi, bro. Wala, hindi natin siya mapipilit blackout eh. At yan yan talaga buhay. Kaya nga. So, sa kanyang dakdak, kasi yung dakdak na walang dokumento, binablackout ka na. Bro, i-end ko muna bro para officially i-end ko muna yung debate muna. Pwede naman mag-schedule. Tapos, bago kayo mag-comment sa program nyo. Ha? So, again, mga kapatid, sa Russia TV, mga kapatid, ini-official ko na ipagliban muna itong debate na ito. At nag-PM sa akin si Sis Genevieve dahil merong blackout, mga kapatid. So, siguro magpo-post kami ulit ng reschedule. I-reset ba ito? Kung paano ito, mga kapatid? At tuloy-tuloy lang tayo dito at salamat din sa laging... Bro, pwede mo ba siyang chatan bro? Kasi sa'yo siya nag-chat, di ba? Yes, na sir. Kung maaari, i-reschedule na lang niya dahil yes, palagay ko magagabihan tayo nito ng gusto. Kaya nga. Kurente. Kaya nga kasi meron din akong mga schedule ba. So, mga kapatid, mag-PM na lang kami dito at itatry namin na makapasok ulit. At, makapasok siya bro! Uy! Sis Genevieve, bumalik pa? Yes, bro Jando, pa ano mo si Ma'am Genevieve, bro Jando? Pa Nagdi-data lang daw siya pero tinatry niyang pumasok. Ano sa win pa rin, win? Hindi, Genevieve. Genevieve. Okay. Medyo madilim nga sa kanya. Sister, kaya ba ng data mo? Okay naman kung i-reschedule na lang sa ano mo, sa convenient ninyong dalawa. Kasi yung burn out talaga, hindi natin control yan eh. Tama, so, tama. Ma'am Genevieve, paki-unmute. Naririnig ba ako? Dinig ka bro, pero I think hindi. Hello. Si Genevieve? Hello? Ma'am, i-reschedule na lang natin to ma'am dahil wala eh. Oo, kani kay solar power man mo ang isuga kaning. Dili pud makaya sa ako ang kay wala pud siya nang ka-save ang. Reschedule na lang ma'am. Reschedule na lang. Oo. Sayang. Sige. So ganito sa mga bagay, kapatid. Ma'am. Hindi naman natin hawak si Miralco ma'am, kaya talagang ganun eh. Hindi natin maiwasan. Okay. So mga bro, i-reschedule na lang natin ito bro. Gusto ko lang i-end ng sa akin bro ha. So mamaya mag-usap na lang kayo.
Maraming salamat mga kapatid. At again, magre-reschedule kami. Abangan nyo yung debate ni Brother Eugene at ni Sister Genevieve mga kapatid. At this is Admin Russia and Russia TV. Bro. Sana. Blackout talaga siya. Okay. Grabe. Intensyon ano nila, yung kanilang banatan ni Ma'am Genevieve, ano? Ano ba, magkwada ng komentaryo. At yung unahin si Brother Junre. Brother Junre, ano masasabi mo doon? Pak! Ang masasabi ko, pak! Grabe yung punch ni Bro Eugene. Talagang, kaya, pinatay na lang yung ilaw eh. Hindi na. Parang on out talaga. Yun ang ano dyan, kasi napaka-ironic, no? Teacher ka, tapos sasabihin mo bigla, hindi ka maniniwala sa diksyonaryo. Naku po. Nire-reject nga yung diksyonaryo. Nire-reject ano? Nga yung diksyonary. Congrats, Bro Eugene. At malinaw yung... Excuse me for a while. Ay, hindi objections ito sa mga comments dyan na kami ang nagpa-burn out. Di ma'am? Ma'am, joke lang yun, ma'am. Sorry, ma'am. Nakinig pala. Yes, joke lang po yun, ma'am. Sorry, joke lang yun, ma'am. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Alam okay, ma'am. Sorry. Palakihin ang pride sa inyong heart. Huwag niyong palakihin ang pride sa inyong heart. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Joke lang po yun. Kalak mo lang na si ma'am. Landyan pa pala. sa mga marites pala kayo, no? Pag wala na ang isang tao, marami kayong mga hindi magagandang salita na hindi ninyo kayang isabi sa nandito pa ako. Huwag kayong ganyan, huwag kayong liar, because liar. Ma'am Jen, nandyan ka pa nang banggitin ni Barry Jun Rion. At hindi kami pwede manghimasok sa debate ninyo. Yeah, pasensya ka na, okay? Yun pa man, congrats sa kanilang dalawa pa rin, no? Dahil talagang yung ano, yung kanilang passion, yung kanilang talagang pinaglalaban nila, no? Yung mga paniniwala nila. Pero syempre, for me, bilang isang commentator, nagbe-base kasi ako sa arguments and evidences, no? So, pag may standard evidence, then nire-reject nung isa na wala naman siyang may pakitang counter evidence. So for me, malino po na pabor ako doon sa mga latag ni Broga po at yung mga tanong niya na kahirap talagang... Sir, talagang mag-debate, sir. Talagang mag-debate, sir. Oo. Oh, okay. Ano talaga ang pagkakataon? Okay, congrats na lang dalawa, pero isa lang may kasabihan tayo. Ang pikon ay laging talo. Ang tanong, sinong napikon? Oh, yun na nga. At saka ganito. Ang pikon ay laging talo. Ang tanong, sinong napikon? Sinong nagsalita ng mang kanina? Okay. And then, mag-komentaryo muna tayo kasi pag wala pa kayo komentaryo, ako na lang bibigyan ng komentaryo. Hindi pa ko tapos mag-komentaryo, Bro Jando, kasi na-interrupt si ma'am. With your respect, Ma'am Genevieve, no, ito po ay honest commentary. No? As I said, sa isang debate, ako bilang isang commentator, ang tinitignan ko, evidences. No? Evidences, and then questioning, and then... ma'am, commentary po ito, ma'am. Hindi na po ito debate. Ma'am, hindi na po ito debate. Commentary po ito, ma'am. So, Yes, yes, ma'am, pero hiningan kasi kami ng... Tapos na yung debate nyo, ma'am. Yung main host po ay humingi ng commentary. So, programa po namin to. So, makinig ka na lang sir, po, ma'am. Sorry kung yung masakit... Can I ask ano also, sir? Yes, ma'am, pero... Hindi, okay, ma'am. Commentator, commentary ko to sa ano nyo, sa debate nyo, no? Bilang isang kabahagi ng programang ito, syempre hindi dahil sa pabor ko ako dahil Katolik si Bro Eugene, hindi ganun, no? Sabi ko nga ako pag naghahatol ako ng isang talakayan, ang tinitingnan ko syempre una-una yung arguments, pangalawa yung mga presentation, no? Yung may standard reference, and then the way magtanong at the way sumagot. So nakita ko lahat ng pabor doon sa
kaharap mo si Brother Jentin. Kaya para sa akin, ma'am, bugbog ka talaga, ma'am, sa gabing ito, ma'am. Kaya nga, hindi mo agad siya masagot sa simpleng tanong. Hindi mo siya agad madirekta. Kailangan pang i-object para maitama yung iyong pag-iwas sa simpleng tanong. So, congrats, congrats sa inyong dalawa. Alam mo kung ano ang pinagalakan ko, sir. Yes, ma'am. Alam mo kung ano ang pinagalakan ko. Talaga, ma'am, kahit ano pang... Ano,